Hello mga frenny! Welcome back sa aking YouTube channel. Kung bago lang kayo sa aking YouTube channel, please subscribe and click the notification bell para lagi kayong updated sa aking mga video. For today's video, isishare ko sa inyo kung paano ako na-monetize at gaano ito katagal. Just keep on watching! Paano nga ba ako na-monetize? Una, kumuha ako ng YouTube channel. Pagkatapos, gumawa ako ng, or nag-isip ako ng aking pangalan. Then, gumawa na ako ng video nun. Dahil doon, yung video ko, hindi pa ako marunong eh. Na-copyright siya. Oh, no! Dahil yung in-upload ko, malaking kumpanya yung may-ari. Kaya hindi ko naalis yung copyright. So, yun, napilitan ako mag-vlog. Kumawa ako ng sarili kong vlog. Yun yung 1K subscribe, ay, 1K challenge. Pagkatapos nun, may nakita akong, pang-friend siya. Hindi siya movie. Clip lang siya, parang yun sa TikTok. TikTok videos. Yun, in-upload ko siya, yung Kalak and Nana love story. Nagustuhan ko kasi siya eh. Doon, tumaas yung subscribers ko, tsaka yung watch hours. Bago ko kasi mag-monetize, kailangan mo ng 1,000 subscribers and 4,000 watch hours. Doon ko nakuha yung pagtaas ng aking subscribers at saka oras. So, after tuloy-tuloy lang yung pag-upload ko ng video, umabot ng 6 months. Doon, nakapag-apply, na-reach ko na yung 1,000 subscribers and 4,000 watch hours. 6 months lang yun, nakapag-apply ako. Pero sad to say, hindi ako na-approve. Ang cost ng aking or ang dahilan ng hindi pag-upload sa akin ng YouTube channel, ng YouTube partner program, hindi ako na-approve dahil sa reuse content. Yun. Gumawa ako ng mga video na galing sa Google, yung mga photos, tapos nilagyan ko ng mga caption. Hindi pala tanggap ni YT yun. Kailangan magsalita ka rin. Or edit mo siya. Wala siyang content ID yun. So, dahil doon, hindi ako pinanghinaan ng loob na tumigil sa pag-vlog. Tinuloy-tuloy ko pa rin siya. Hanggang umabot ng 6 months ulit. After 6 months, lahat, naka 1 year na ako. Doon, nakapag-reapply ako. Dahil nga pala sa reuse content, nagbura ako ng video. Yung alam kong hindi pasok sa ano ni YT. Sa policy niya. Kaya yun, nabawas siya ng yung 4,000 ko, umabot ng 1,000 plus na lang. Pero yung subscribers ko, nasa 4,000 plus na yun. Hindi siya nagbago, yung oras lang. Tinrabaho ko yun. After 6 months, naabot ko ulit siya. So, nakapag-reapply ako. Dahil ton, naghintay ako ng 24 hours. 24 hours lang ha. Nag-email si YT. Ayan. Umasa na ako. Tinanggap ako ni YT sa YouTube Partner Program.